Okay, magandang araw sa inyong lahat, Batang Maynila Toids po. Ngayon pag-usapan natin itong anong plano ng Bucor sa ano sa pamumuno ni General Katapang. Ang gagawin po nila ay gigibayin po nila yung mga concrete barriers. Actually, hindi po ito concrete barriers, eh. Ano po ito, concrete wall. No? Kasi nung panahon po ni DG Bantag, ang ginawa po niya ay ito po, kung mapapansin po ninyo dito sa picture, eh naghinarangan niya po yung mga kalsada na papasok po dun sa ano sa Bilibid. Kasi alam niyo mga kaibigan, ito pong ano, Bilibid, eh malaki po 'yan. At marami pong daan papunta diyan. Meron po nga daan na ano po, dito po sa Daang Hari, kung galing ka po dito sa Cavite at itong Daang Hari papuntang Alabang, madadaanan po ninyo itong Sampaguita. O dito po meron pong daan diyan. Meron pong gate dyan at yan po ay may gwardya. So yan po ay isang control gate. At meron din pong daan dun po sa Muntinlupa ano mismo, sa bayan, dun sa poblasyon. O yun po ang pinaka main entrance. At sa loob mismo ng ano ng NBP compound, dyan po sa malapit sa Bilibid, meron po dyan mga housing eh. Meron po dyan NHA. O. Alam nyo, sa totoo lang, yung tinayong NHA na yan, naging security risk po talaga yan kasi marami pong nakatira dyan ng mga tao na galing po sa ibang lugar. Dyan po sila nalipat at meron po silang access eh dyan po sa, ano, sa kumbaga area na kung saan kinakailangan ng security talaga. Kasi ito po ay kumbaga eh, anong po ito eh National Penitentiary. Pwede silang maglabas-pasok dito sa ano sa NBP. So kaya siguro hinarangan ni ano ni Bantag. At pati dito sa ano sa may Katarungan Village mga kaibigan, dito po sa pamantasan ng Luzon. May daan din po diyan papunta ng ano ng Bilibid. Eh malamang yun din hinarangan din ni dating Director General Bantag. So ang nangyari mga kaibigan, marami po nagreklamo. At hindi lang po kasi barrier eh. Dapat ang ginawa nilang nila barrier lang o kaya kahit yung baka lang, kahit yung boom tapos may gwardiya, dapat ganun na lang eh. Kaso ang ginawa ni General Bantag eh ano, katulad po ng nakita po ninyo dito sa picture, hinarangan ba naman ng pader yung kalsada mismo, eh hinarangan ng pader yan po, hollow blocks ang ginawa nila eh. So marami nagreklamo mga kaibigan, kaya ito yung gagawin ngayon ni Gregorio Katapang. Itong bago po na officer in charge ng Bureau of Corrections ay babaklasin po nila o babasagin nila o gigibay nila itong mga control gates na natayo during nung panahon ni suspended na General Bantag para naman ma-allow itong mga tao, especially yung mga estudyante. Yun nga po yung mga estudyante kasi marami nag-aaral po dyan sa pamantasan ng Lusot na dumadaan po dyan sa compound ng, ano, ng Bilibid para hindi po mahirapan itong mga estudyante. Yan nga po ang balak ni ano ni General Katapang, bubuwagin niya o gigibayin yung mga ginawang ano, mga wall, concrete wall na pinatayo ni ano ni DG Bantag. Tayo din kay Katapang, no, etong mga concrete walls na to, no, sa gitna nga nung ano ng mga kalsada, were a violation of the public's constitutional right to freedom of movement. So yun ang balak ni ano General Katapang. Sabi niya ay ibabalik niya yung access ng mga tao. Kasi karapatan din naman ng mga tao na, ano, na makadaan dun sa kalsada na ipinubayad ng gobyerno. At ang kailangan lang talaga gawin ng pamunuan ng Bucor ay gumawa ng paraan para, ano, para hindi ma-sacrifice yung security ng NBP camp. No? Kasi ang ginawa ni, ano, ni Bantag, hinarangan niya yung ano, kalsada eh. Na pwede namang gumawa ng paraan na hayaan lang nilang dumaan yung mga tao without sacrificing yung security nga nitong kampo. Marami pong paraan dyan eh. Pwede naman sila maglagay ng ano, ng parang gate, checkpoint lang na pwedeng dumaan yung tao. Diba? Pwede sila maglagay ng gwardiya doon para at least may check doon sa mga dadaan. Hindi po yung katulad dito na para namang pati karapatan ng tao na dumaan dun sa kalsada ngayon, eh hinarangan mo na. Ayun po yung ginawa ni ano ni Bantag nung March daw last year
nagtayo si Bantag ng control gate diyan po sa ano, sa Insular Prison Road. Ito po ay kalsada na meron pong access etong mga taga dito po sa South Bill 3 at dito po sa NHA project diyan po sa loob ng ano yan ha, sa loob po ng compound. So yun po yung mga una niyang hinarangan, yun po yung Marso. At ito na mga 8 months later nung November, naglagay na naman itong Bucor ng ano ng gate diyan po sa University Road. Nang nangyari ay naharangan, kumbaga nahirapan na gumalaw itong mga residente ng Katarungan Village 1 and 2. Na ito pong Katarungan Village 1 and 2, eh housing project po yan ng Department of Justice. At marami pong mga empleyado na nakatira diyan. Diyan po sa Katarungan Village 1 and 2. Pero ang ginawa nga daw ni Bantag, hinarangan. Ah, so itong mga ano, mga residente nagreklamo. Ha? At itong city government ng Muntinlupa ay nagreklamo, nagprotesta. Diyan po sa ginawang control gate ni ano ni dating Director General Bantag. At sinabi nila na ito yung mga itinayo nang wala man lang consultation sa mga government ano officials o local government officials, pati na rin po dito sa residente. So parang ano, parang nagsarili. No, siguro naisip ni Bantag at wala nang ano, kumbaga hindi natin maintindihan bakit ganito. No, para bang hindi niya na iniintindi yung mga masasagasaan niya, hindi niya na iniintindi yung mga may hirapan dun sa gagawin niya. Basta naisip niya gagawin niya, eh gagawin niya. Ganyan daw ano, ganyan daw ang ugali niya ni Mr. Bantag. Kaya naman ang balak ni ano ni Katapang ay gigibay niya lahat ng ito para maibalik sa taong bayan o sa mga residente yung kanilang karapatan na free ano, free movement o para hindi sila mahirapan sa pagbiyahe-biyahe o pag ano, pag uwi sa kanilang mga tahanan. Pero according to General Katapang, magre-request naman siya. Open niya yung mga kalsada pero magigipit po sila. Re-request na lahat ng tao na papasok sa NBP dyan po sa New Bilibid Prison Compound na i-identify ang kanilang mga sarili. Para naman ano, para naman ito sa security, hindi lang po ng Bucor, kundi pati na rin po ng mga residente. Naisip daw ito ni General Katapang kasi nahihirapan po yung mga estudyante. Kapag umuulan, grabe talaga ano, grabe daw talaga ang hirap na nararanasan nitong mga ano ng mga estudyante. Kasi nga po ang layo ng ano, iniikot nila nababasa at nagkakasakit. Kaya naman ito naman si Mayor Rufy Biason, mga kaibigan, ito pong Mayor ng Muntinlupa ay nagpasalamat dito kay General Katapang dahil sa kanyang compassion dito sa mga taga Muntinlupa. At ito pong gagawin ni General Katapang ay base na rin dun sa ano, sa sulat na ipinadala ni Mayor ano Rufy Biason. Sabi ni Mayor, humingi daw siya ng ano ng konsiderasyon para po dun sa mga ano, sa mga residente ng Muntinlupa. Lalong-lalo na yung mga yun nga nahihirapan pumunta dun sa kanilang mga eskwelahan, no? Noong November 11 nagpadala si Biason ng request na ito pong mga estudyante na nag-aaral po diyan sa loob ng tatlong eskwelahan sa loob ng NBP reservation. O yung mga estudyante po sa Itaas Elementary School, Muntinlupa National High School at sa pamantasan ng lungsod karoon ng access diyan po sa NBP roads. Kasi biruin niyo mga kaibigan anong panahon ni Bantag. Yung mga estudyante po diyan sa elementarya, high school at sa college, di po pinapadaan sa NBP. Noong mga panahon na yun okay lang kasi 'di ba pandemic at ano po 'yan, kumbaga wala naman pong klaseng face to face. Pero ngayon ay face to face na po. So medyo nahihirapan na talaga 'tong mga estudyante kaya yun nag-request na sila dito kay ano kay OIC Katapang. At according din dito kay Biason, talagang nahirapan itong city government ng Muntinlupa dito sa ginawa ni Mr. Bantag. Kahit na sila ay nag-deploy ng mga government vehicles para pakatulong dito sa mga estudyante ng mga nasabing paaralan, ay insufficient pa rin daw ito. At napakahirap, no, kung wala silang access dito sa mga nasabing kalsada. So yan mga kaibigan, babaklasin na po lahat ng mga concrete walls. Ayan, no? Kasi hindi barriers eh. Kasi yung barrier, pag sinabing concrete barrier, ditanggal yan eh. Pero ito fix mga kaibigan eh. Talagang hollow blocks eh.
So yan, babaklasin na po yan, gigibayin na po yan para po maibalik dito sa mga residente ng Muntinlupa ang karapatan nilang makadaan dyan po sa kalsada na sakop po ng ano, ng NBP reservation. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.